Hi everyone. For today's video, we will discuss the asymptotes of rational functions. Okay, so definition, an asymptote is a value that you get closer and closer to but never quite reach. An asymptote is a horizontal, vertical, or slanted line that a graph approaches but never touches. So ibig sabihin ng asymptote ay palapit ng palapit yung graph pero hindi siya mag-i-intersect or magta-touch. Okay, so meron tayong iba't ibang tatlong type ng asymptote, the horizontal, vertical, and slanted line. Yung slanted line, ang tawag doon ay oblique. Okay, so ito yung mga definition natin para makuha ang mga asymptotes natin. Start tayo sa vertical asymptote. So definition, the vertical line x equals a is a vertical asymptote of a function if the graph of f either increases or decreases with outbound as the x values approach a from the right or left. Okay, so paano kuhanin ang vertical asymptote? So find the values of a. So hanapin natin tong values ng a where the denominator is a zero. In short, yung denominator natin ay equate lang natin sa zero ang denominator natin. Okay, so for example, kung meron tayong function na f of x equals 3x over x plus 5. So to get the vertical asymptote, kunin lang natin ang 0 netong denominator natin. So equate lang ito sa 0. So we have x plus 5 equals 0, solve for x, subtract 5 to both sides. So therefore, the equation of the vertical asymptote is x equals negative 5. So ganun lang kasimple, ito na yung ating vertical asymptote. Okay? So if the value of a does not make the numerator 0, then the line x equals a is a vertical asymptote. So itong negative 5, pag sinubstitute dito, hindi naman magiging 0 yung numerator natin. So vertical asymptote natin, ang x equals negative 5. Okay, so next, the horizontal asymptote. So finding the horizontal asymptote of a rational function, let n be the degree of the numerator. So ang n degree ng numerator and m be the degree of the denominator. So may tatlong cases tayo para sa horizontal asymptote. So yung n natin sa degree ng numerator and m naman the degree of the denominator. If n is less than m, the horizontal asymptote is y equals 0. So example, nito, kung ang ating function ay n daw ay less than m. So for example, we have x plus 3 ang numerator, ang denominator natin ay x squared minus 2x plus 5. So ang n natin, yung degree ng numerator, ang degree ng numerator, 1 lang yan. Dahil walang exponent, 1 yon. Ang degree naman ng denominator natin ay 2. So ang n natin ay 1, ang m ay 2. So kapag ang degree daw ng numerator ay less than the degree of the denominator, automatic ang asymptote natin, ang horizontal asymptote ay y equals 0. Okay, so ganun lang kasimple ang horizontal asymptote. Wala na tayong sinosolve. Titingnan lang natin ang degree ng numerator natin and degree ng denominator. Okay, so next case natin, if n equals m, the horizontal asymptote is y equals a over b. So kapag parehas ang degree, halimbawa parehas square ito or parehas x lang. So a is the leading coefficient of the numerator and b is the leading coefficient of the denominator. Example, so if we have f of x equals same degree dapat, halimbawa 3x squared plus 3 over 2x squared minus 4. Ayan, parehas ang degree natin. Degree, ibig sabihin yung exponent. 3x squared, ang degree nito ay 2. 2x squared, ang degree nito ay 2 rin. So, n is equal to m. Kapag parehas daw ang degree nila, ang ating horizontal asymptote dito ay yung leading coefficient lang. So, nung leading coefficient natin, so we have 3, tsaka yung denominator naman ay 2. So, therefore, the horizontal asymptote is 3 over 2. So, ganun lang kasimple
ang pagkuha ng horizontal asymptote, titingnan lang natin ang degree. And then kapag naman if n is greater than m, there is no horizontal asymptote. Case 3, kapag ang n ay greater than m, wala tayong horizontal asymptote. So example, f of x equals x cubed plus 4x squared minus 2x plus 1 over x plus 1. Okay, so ang degree ng numerator natin, ang degree ng numerator ay 3, ang degree ng denominator ay 1. Dahil ang 3 ay greater than 1, so therefore, there is no horizontal asymptote. Kapag wala tayong horizontal asymptote, posible na magkaroon tayo ng slant or yung oblique asymptote. So ito na yung pangatlo. Oblique or slant asymptote. So f of x equals p of x over q of x has an oblique asymptote if the degree of p of x is greater than the degree of q of x. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kapag greater than ay meron tayong oblique asymptote or slant. Nagkakaroon lang siya kapag if p of x and q of x have no common factors and the degree of p of x is exactly one more than. Kapag exactly one more than the degree of q of x, magkakaroon tayo ng slant asymptote. And the equation of the oblique asymptote is p of x over q of x equals mx plus b. I-divide lang natin ito using long division. So we have mx plus b plus r of x over q of x. Ang r of x, ito yung remainder. Pero ang equation ng slant asymptote natin ay ito lang. Y equals mx plus b. Okay? So ganun lang ang ating mga way para ma-determine ang ating asymptotes. Okay? Example? So using yung mga definitions, so sagutan natin itong core problems na ito. Find the vertical asymptotes, horizontal, and oblique. So itong horizontal at oblique hindi pwedeng magkasabay. Kapag may horizontal, wala ng oblique. Kapag may oblique naman, wala ng horizontal. Ang vertical, yan, pwedeng meron palagi. Okay, so sagutan natin ang number one. Okay, so vertical asymptote. Ang vertical asymptote ay kunin lang natin ang denominator natin, x plus 1. So, equate lang natin sa 0. X plus 1 equals 0. Solve for x. So, subtract 1 to both sides or simply transpose positive 1 to the other side. So, therefore, x equals negative 1. Yan na yung ating vertical asymptote. X equals negative 1. Then, for the horizontal asymptote, tingnan muna natin ang degree. Kuhanin natin ang degree ng numerator at denominator. So, ano ba ang degree natin? Ang degree natin, so gawin nga nating block. So ang degree nito ay 1, numerator, dahil x lang siya. Ang degree ng denominator, 1 lang din, dahil x lang din siya. So ang sabi, nasa case 2 tayo. So case 2, n equals m. So case 2 yan, kapag parehas, ano daw ang asymptote? Ang asymptote ay yung leading coefficient lang ng numerator over denominator. Ano ang coefficient ng numerator natin? So diretso na tayo. Ang leading coefficient, wala. Ibig sabihin nun, may 1. 1 over 1. Okay? So, y equals 1 over 1. So, therefore, the horizontal asymptote is y equals 1. So, ganun lang kasimple. Wala na computation. Since may horizontal asymptote, so automatic, wala tayong oblique asymptote. Okay? So, ganun lang kasimple ang ating pagkuha ng asymptotes. Okay, so next number, number 2. Okay, number 2, vertical asymptotes natin. So, kunin lang natin ang 0 ng denominator. So, x squared equals 0. So, syempre, 0 lang ito. So, pag kinuha natin ang square root ng both sides, so, x equals 0. So, yan ang ating vertical asymptote, x equals 0. Okay, so, sa horizontal asymptote naman, kunin natin ang degree. Ano ba ang degree ng numerator natin? Kapag constant lang, ang degree niyan ay 0. Okay? 0 ang degree. Sa denominator naman, ang degree natin, x squared. So, 2 ang ating degree. So, ang degree ng numerator ay less than. So, case 1 ito. So, balikan natin yung case 1. So, ang sabi sa case 1, lumayo na. Nasaan na ba yun? Baligtad yung napindot ko. So, ang sabi sa case 1, n is less than m. Okay, so ito yan. So, automatic, ang asymptote natin ay y equals 0. Dahil ang n ay less than m. So, automatic, ang ating asymptote is
y equals 0 dahil ang degree ng numerator ay less than sa degree ng denominator. So, syempre, wala ulit tayong oblique asymptote dahil meron tayong horizontal asymptote. Okay, so next number, number 3. Okay, so number 3, medyo dumami na. So, vertical asymptote muna tayo. Ang ating denominator, equate lang natin sa 0. Okay, so we have x squared minus 2x equals 0. So, solve natin ang 0. So, factor lang tayo, x squared minus 2x, may factor yan na x, i-factor natin ng x, so we have x times x minus 2 equals 0, and then equate each factor to 0, so therefore x equals 0, or x minus 2 equals 0, solve for x, so add 2 to both sides, so therefore, dalawa ang asymptotes natin, x equals 0, and then x equals positive 2. So, dalawang asymptote natin. I-check pala muna natin kung yung numerator ay magsisiro kapag sinubstitute ito. So, kapag sinubstitute natin yung sa numerator, so if x is 0, may value siya. So, ibig sabihin, vertical asymptote ito. And then, kapag yung 2 naman, isinubstitute natin dito. So, may value pa rin. Hindi kasi magsisiro yung numerator natin. So, therefore, vertical asymptote natin ay dalawa, x equals 0 and x equals 2. Okay? So, next, we have the horizontal asymptote. Tingnan lang natin ang degree. Ano ang degree ng ating numerator? So, ayun, x square. Ang degree niya ay 2. Ano naman ang degree ng denominator? So, we have, again, x square. So, ang n natin ay equal. Ang degree nila ay equal. Kapag ang degree ay equal, ang asymptote natin, y equals the leading coefficient. Ang leading coefficient natin sa numerator ay 4. Ang leading coefficient sa denominator, wala, ibig sabihin nun, over 1. So therefore, 4 over 1, therefore, ang ating coefficient or ang equation ng horizontal asymptote ay y equals 4. So ito ang ating horizontal asymptote and then vertical asymptotes. Since may horizontal asymptotes tayo, automatic, wala tayong oblique asymptote. Okay, so last number, number 4. Siguro naman may oblique asymptote na dito. Okay, so number 4, find the asymptotes. So, start with the vertical. Sa vertical, ito lang denominator natin. X minus 2 equals 0, solve for x. So, just add 2 to both sides. Ito na ang ating equation of vertical asymptote is x equals 2. Okay? So, yan ang ating equation ng vertical asymptotes, x equals 2. So, ang horizontal asymptote natin, tingnan ang degree ng numerator at denominator. Ano ang degree ng numerator natin? So, tingnan yung exponent. Okay, ang degree nito ay 2. Tingnan ang exponent ng denominator. So, walang exponent, ibig sabihin may 1. Okay, so ito na yung case 3. Case 3 ito kasi ang degree ng numerator, n, is greater than the degree of the denominator. N is greater than m. So, wala tayong horizontal asymptote. Ibig sabihin, meron tayong oblique asymptote. Kailan tayo nagkakaroon ng oblique asymptote? Kapag ang degree ng numerator ay 1. 1 greater than sa degree ng denominator. So, kagaya nito, 2 ang degree ng numerator, 1 ang degree naman ng denominator. So, masasolve natin, meron tayong oblique asymptote, masasolve natin yon by long division or synthetic division. So, i-divide lang natin ito. So, we have x squared minus 5x plus 5. I-divide lang natin dito sa x minus 2. So, pwede tayong gumamit ng synthetic division, pwede rin namang itong long division. Okay, so i-divide lang natin x squared divided by x. So, i-scratch tayo dito. I-divide ng first term, x squared divided by x. So, that is equal to subtract the exponent, x. So, dito natin ilagay, x. And then, multiply natin dito. So, next, we have x times x minus 2. I-multiply lang natin. X times x. So, we have x squared. X times negative 2. So, we have negative 2x. So, ilagay natin dito. So, we have x squared and then negative 2x. Tapos, change the sign. Change the sign kapag change the sign dahil sasubtract natin yung subtrahend, negative, and then magiging positive naman ito. Okay, so therefore, automatic makakancel ito, x squared minus x squared, and then we have negative 5x plus 2x. Susundin natin na sign ito, nung change natin, positive na. So therefore, we have negative 3x, bring down the positive 5. Okay, so
Divide again, negative 3x yung first term lang. Negative 3x divided by the first term x. So that is equal to negative 3. So lagay natin dito yung negative 3. And then multiply naman natin itong negative 3. I-multiply natin sa x minus 2. Okay, so that's equal to negative 3 times x, negative 3x, negative 3 times negative 2. We have positive 6. So we have negative 3x. Negative 3x and then positive 6. So, subtract lang natin. So, pag nagsasubtract, change the sign lang tayo. Change the sign, magiging positive ito. Ito naman magiging negative. And then, i-add na natin. Dahil nag-change na tayo ng sign, makakancel na to automatic. And then, the remainder is 5 minus 6. So, this is the remainder, negative 1. So, ang equation ng oblique asymptote natin, hindi na tayo interesado sa remainder. Ito na yung ating oblique asymptote, lagyan lang natin ng y sa harapan, y is equal to x minus 3. So, yan na ang ating oblique equation ng oblique asymptote. Okay, so that's all. So, I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa pagkuha ng vertical asymptotes, horizontal asymptotes, and oblique asymptote. So, thank you for watching. Tapos, sa susunod na video natin ay igagrap na natin. So, after natin kuhanin yung mga asymptotes, kukunin lang natin yung mga intercepts, tapos mga counting points sa dun sa graph, assign lang tayo ng x and then solve for y, madodrawing na natin yung graph. So see you sa susunod na video, magdodraw tayo ng graph ng rational function. So bye-bye and God bless.